Kamot na kamot po ba ang inyong alagang aso? Awang-awa po ba kayo na hindi ito makatulog ng maayos at nagsusugat pa ang balat sa kakakamot? Pag-usapan natin ito. Actually, tatlo ang pinakakumo na dahilan kung bakit nagkakamot o nangangati ang inyong alagang aso. Although, marami pang mga pruritic skin disease but they are not common. Laging tandaan that common thing is always common. Kaya let's focus sa mga common na dahilan ng pangati. Unang common na dahilan ng kati sa balat ay infection. Like for example, bacterial infection and yeast or fungal infection. Ito pong mga mikrobyo na ito ay talaga namang nagdudulot ng pangati. Although, majority sa mga ito ay segundaman o secondary lamang sa isang underlying diseases. Like for example, immunosuppression in demodicosis or skin integrity abnormality sa mga allergies. Kaya tingnan nyo ang inyong alaga kung kating-kati yan, tapos mabaho o namumula o oily masyado ang balat, magduda ka na, malamang ito na yung tinutukoy ko. Pangalawang common ay parasitic causes. Like for example, scabies o sarcoptic mange at mga ectoparasite katulad halimbawa ng mga garapata, kuto at pulgas. Kapag meron po ito sa inyong alagang aso, siguradong mangati po talaga sila. Kaya tingnan nyo balahibo o balat ng inyong alaga kung may mga garapata, pulgas o di kaya nangangapal dulo ng tenga, malamang ito na yung tinutukoy ko. Pangatlong kumo na dahilan ng pangangati ay allergies. Lagi nyo pong tandaan na 70% ng mga problema sa balat ay allergy associated. At meron pong tatlong pinakakumo na allergy ang mga aso. Una, itong flea allergy na ang sanhi po nito ay of course fleas o pulgas. Minsan, mahirap sila makita dahil maliit at tumatawid-tawid lang po sa mga aso. Naakala ni pet owner, hindi ito ang dahilan dahil wala naman siyang nakikita ang mga insekto na ganito. Pero, ito po pala talaga ang dahilan. Kahit isang pirasong pulgas lamang nakakagat dyan sa flea sensitive na aso ninyo, ay mag-iwan na po ito ng matinding misteryo sa balat ng inyong alaga. Ang pinaka-karakteristik nitong flea allergy ay sobrang pangangati sa likurang bahagi ng katawan ng inyong alaga. Kasama na dito, yung buntot na madalas sa sobrang kamot o kagat ng aso ay magsusugat ito. So, baka ito po ang dahilan ng pangangati ng inyong alaga. Pangalawang kumo na allergy ay itong atopic allergy. Ito po ay airborne or environmental and genetically predisposed na allergy. Ibig sabihin, allergy na may kaugnayan sa mga bagay-bagay na nililipad sa kapaligiran ng inyong alaga na dumapo sa kanilang balat o na-inhale, such as house dust mites, mga ali-alikabok, pollens, mula sa mga halaman, molds, mga balabalahibo mula sa ibang pet at marami pang iba. So anything na nasa environment ng inyong pet na inililipad at dumikit o nalanghap ng inyong alaga. May mga pet that by genetics, they are so sensitive na, sa mga environmental things na ito. Ang katangian nito ay pangangati o lesion pattern nito ay sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pero madalas sa mga apektadong aso ay nagkakamot sa kanilang tenga at dila ng dila sa kanilang paa. Kaya pagmasdan nyo ang inyong alaga. Kung ganyan ang ginagawa, malamang atopic allergy na yan. Pangatlong common type of allergy is food allergy. Ito po ay allergic reaction mula sa pagkain o ingredients mula sa pagkain. Ang katangian nito ay halos pareho sa atopic allergy. Different dog has different food sensitivity at lahat ng klase ng protein source mula sa iba't ibang pagkain ay potentially allergic po talaga to a certain pets. And the more na matagal o paulit-ulit na siyang kumain sa pagkain o ingredients sa pagkain na ganyan, ay doon lumilitaw ang food allergy. Kaya huwag kayo pakasiguro na good meat naman ang pinapakain ko, look, o di kaya di naman ako di ko pinapakain ng chicken o beef at matagal na itong kinakain na dog food na ito, imposible na food allergy ito, look. Huwag kayo pakasiguro, baka food allergy nga talaga yan. So now, ano po ba ang gamot? Treatment will depend kung ano ang cause o sanhi, syempre. Wala pong once and for all treatment o magic drug sa katikatif sa mga sakit sa balat ng aso.
mahalaga na ma-assist ng tama para mabigyan ng specific na gamot. So ang gagawin ng doktor kung nangangati ang inyong alaga ay magpi-physical exam siya. Titingnan niya kung may mga ectoparasite like garapata, kuto at pulgas. Titingnan din ng vet ang lesion pattern sa balat ng inyong alaga, baka fit sa particular type of allergy. At siyempre, history ng pasyente, katulad ng kailan nagsimula o gaano nakatagal ang kati nito, edad ng pasyente, pagkain, etc. Magpi-perform din ang doktor ng mga test, katulad halimbawa ng skin scraping test, skin cytology, wood slump, to rule out bacteria, yeast, and fungi. I-recommend din ng vet ang elimination diet trial kung sa tingin niya ay kailangan i-rule out ang food allergy. Okay, so treatment will vary depending on the diagnosis o sanhi ng pangangati. Majority, combination of medicine po talaga ang mga gamot sa mga skin diseases. Antibiotic for bacterial infection, antifungal for yeast or fungal diseases. Sa mga garapata, kuto, pulgas naman, marami pong available na super effective na mga gamot para sa mga ganito na mabibili sa mga veterinary clinics. Ang allergy naman ang problema. The doctor will recommend anti-flea remedy kung flea ang suspect o sanhi. If it's environmental or food allergy naman, this is a bit difficult and challenging to treat na klase ng allergy actually. Pero, good thing, sa kasalukuyang panahon, meron na rin mga super effective na mga anti-itch na gamot at immunotherapy o vaccine para sa atopic allergy na problema. At therapeutic or hydrolyzed diet naman to manage sa mga food allergies. Just consult your vet kung nangangati ang inyong alaga at nang marekomendahan kayo sa kung anong appropriate na gamot. Okay? So salamat po sa inyong oras at panonood. Until next time, bye-bye!